Abraham daw ayo. Tapos, yung ikalawang ikatlong antas naman, ha? Parehas din. Tapos yung ikalawa, yun ang sasabi naman, yun ay yun lumapit na matanda na yun. Teopalin dyan. Katawan ng mga langit. Sino nilapitan? Katawan ng mga lupa. Sabi nila. Ha? Sabi nila. Alam niyo po, meron din pong gumagamit ng ibang pangating samahan kung sino yung nagpatahan sa pagtangis o pag-iyak dyan. Sabi nila, yung aking tagapamahala. Ngayon, sa Biblia, kung ating pong susubaybayan yung Revelation 5, na ganito kasi po ang nasusulat po noon. Pero, naroon na rin ang sabi. Naroon na rin. Ganito po ang pagkasabi po. At sinabi sa akin ng isa, sa magtanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David na nagtagumpay upang magbukas ng aklat ng pitong tanda nito. Yung seven seals, ito ang iniiyakan dyan. Ha? Sabi naman ng ilan nga, isipan ka dito pa lang talagang lumapit eh. Ha? Huwag kang umiyak. Eh, kailan ba pinatahan si John ng kapatid na Abraham? 1963. Ano ang umahan si John? Pero kung natin pong susuriin, kailan ba na isulat ni John? 1960. Ano yung 1966? 1986. Okay. 1980. Ang panahin ako. Ano ako? Ano ako? Ano ako? Ano ako? Ano ako? Ano ako? Amen. Pero parang siya eh. Bakit siya binili ng Diyos? Ha? Yung tinatawag na revelation galing sa Diyos. Ibinigay ng Diyos kay Jesus. Ha? Tapos ibinigay niya sa kanyang mga alipin. Kasama na si Gendo. Ibig sabihin ang nagbahaya ng aklat ng revelation, unang ang Diyos. Ibinahay kay Kristo. Kaya nga, revelation of Jesus Christ. Ayan. Ngayon, ibinigay naman ni Christ kay John. Kaya nga naisulat eh. Kaya nga yung sabi sa Revelation 4:1, umakyat ka rito. Bukas na langit eh. Mapinagat siya ng angin. Anong nga yun? Ipapakita ko sa mga bagay na hinaharap. Pag sinabing hinaharap, saan mangyayari yung sa itaas? Sa lupa. Ipinakita sa kanya. Kahit yung tinatawag na seven thunders. Alam niya eh. Kaya ang muna nakaalam ng aklat ng Revelation ayon sa pakalag ng langit, si John. Hindi si kapatid na Branham. O hindi si Numan. Kung ano mang ibon ka, o saan ka galing ibon. Kasi marami po ako na nakausap eh. Karanasan ko lang po yan. Okay. Kung nakabanggit na ako yun, sige. Kaya hindi na ako babanggit. Kasi kaya ako nakabanggit kasi may nabanggit. Okay, ganyan po ngayon. Yung matatanda na binabanggit sa aklat ng Revelation, 24 elders,
kasama si Janjan. Batay doon sa pahayag ng Matthew 1928. Yan. Yung 24 elders na yan, kasama yung labing dalawang apostol. Ngayon, bukod ito, yung lumapit kay Jan. Hindi kasama sa 24 elders yun. Wala ka nakakaalam eh. Sa langit eh. Ano ba yung nasa langit? Angel. Bukod sa angel, umagama. Ang may kakayanan lamang po na magpatahan kay Jan sa pag-iyak na walang makapagbuka sa seven seals, langit, lupa, ilalim ng lupa, dalawa lang po ang may kakayanan niya, yung mag-ama na yun eh. Ngayon, kung ating pong susuriin, binanggit doon, huwag kang umiyak. Naririto ang iyon. Sinabi ba? Naroon ang iyon. Sa mga trip, ang nagpatahan kay Jan, yung lumapit, narito ang iyon. Sino yung iyon? Diba sumasagista dyan sa ating Panginoong Yesu Kristo? Bapang iyon, sa literal. Taong ano yun eh, taong gubat siya eh. Iliyon na yan, hari yan eh. Oh, ngayon sa spiritual, ito po ay naglalarawan sa ating Panginoon. Huwag kang umiyak. Oh, kaya nga sa tinatawag ng mga pag-iyak sa mga paglilingkod, kapag umiiyak ka, merong sasagot sa iyong pag-iyak. Sino? Yung panganay sa magkakapatid. Di ba? Ang panganay mo maglilingkod sa puso. Si Jan. Kapatid ng ating Panginoong Yesu Kristo, tayo, mga kapatid ng ating Yesu Kristo. Siya ang ating panganay eh. Siya ang tagapamagitan sa lahat ng mga bagay, kung ano man ang ating iniiyak, basta pagiyak lamang na may kabuluhan. Kasi hindi po tutugo ng panganay para sa sagutin kung ang pagiyak mo ay ukol sa lama. Pero kapag ito'y may kabuluhan, nauukol sa ikalulugod ng Ama, ay papatahalin ka upang bigyan ng kasagutan yung nagiging malabo sa iyong isip. Panili, walagin ng Diyos yan. Yan ang trabaho ng panganay. Kaya nga doon sa Roma 8:29, siya ang panganay eh. O, ano ba trabaho ng panganay kapatid? Di ba mamilkod? Siya ang panganay lang ako eh. Siya ang matanda sa mga magkakapatid. Bilang mga nasa iglesia, siya ang ulo. Siya po ang sumasagot. Kaya kayong pagdating sa langit eh, hindi sino mo magsasabing ministro, sagot kita doon pagdating sa langit. Isa lang ang sumasagot doon, ang Kristo na tagapamagitan, sagot kita sa aking Ama. Kapag ang turo ko ay turo ng aking Ama na sinabi ko sa iyo at sinabi ko sa mga apostol, kapag tinuturo mo yan, sagot kita sa aking Ama. Wala na ibang sasagot na sino mong ministro tagapagturo liban sa panganay. Kaya yung aklat ng Revelation na meron dyan na babanggit pa na tungkol sa tinatawag ng mga anghel. Kasi ako nabasa ko ang anghel. Hindi natitiwalaan ko sa anghel eh. Kapatid. At ang Diyos din, inaari niyang mga anghel. Kapatid. Saan mong mga anghel? Meron din naman kung saan mong mga anghel eh. Yung pangalan yung kanyang anak, mamang kayo. Hindi mamang yung pangalan yun. Kaya sa makatawid ko, mga kapatid ko kay Kristo, kung sino yung nagpatahan kay Jan, yun ang leon. Yun ang panganay sa mga magkakapatid. Sapagkat si Kristo na ating Panginoon ang kinikilan tagapagligtas. Kasi yung ninyo, tagapagligtas saan? Saan? Tagapagligtas sa lahat ng bagay. Ang mapa spiritual, mapa sa material, o siyang tagapagligtas, siyang
binabasa ko. Kaya nga, merong mga lingkod ng Diyos, umiiyak ang sumasagot sa may kakayanan. Siya ang nagpapaaninaw, huwag kang umiyak. Ganyan, siya, huwag kang umiyak. Narito, ang binong. Narito. Sino magsasabi? Diyan, huwag kang umiyak, narito ako. Meron magsasabi, kapatid ko bang hindi maulawan ng aklat ng Revelation, bang iyak, narito ako. Di mo maunawaan, narito ako. Ako ang papanungalan ng aklat ng Revelation. Kapalaluan po yan. Isa lang po ang tagapagliwanag ng aklat ng Revelation, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po, wala na pong iba na siyang nagbukas na dapat niyang buksan. Mapa Seven Seals, Mapa Seven Thunders, Mapa Seven Trumpet, o yung Seven Dials, lahat sa kanya yun, mga kapatid, sa kanya ho yun. Siya ang matanda sa lahat ng matanda sa mga magkakapatid. Pero pabatakan na kay Jesus, kung meron man kayang ama. Pero sa kalagayan po natin, sabihin natin tayo na nabibilang sa katawan ni Kristo, wala nang tatanda doon sa ulo. Kasi matanda yun eh, tanga na yun eh. Mga kapatid na lamang po tayo. Kaya siya lamang po ay may kakayanan na magbakahan kayo. Dahil kang tinatawag na yung 8-1, bukas na kapatid eh. Pati na ang lip. Nagkaroon ng katahimikan. Bakit kaya? Kasi dahil, inaari ng Diyos ang mga anghel, mga mangmang. Kahit yung pagparito ni Kristo eh. Walang alam ang anghel eh. Mabuti pa yung naririto sa ibaba. Mabuti pa yung naririto sa ibaba na mga binihi ni Abraham. Kahit pa paano mayroong alam. Pero sa anghel, mga kapatid ko, inaari ng Diyos na mga anghel. Kaya, uulitin ko po, no? Hindi ko na po ito patatakilin. Yung matanda ngayon, na lumapit na dyan, nandun din sa kahit. Huwag kang umiyak, narinito ang ngayon. Hindi sinabi, huwag kang umiyak, naroon ng iyon. Pag sinabi, narinito, natagay na lang eh. Siya na yun eh. Kasi iba yung naririto at naruroon. Parabagay yung ito ang sinisipa kong anak. Iba yung doon, yun ang sinisipa pala. Iba yung sa tang ito. Kaisang diwa ito eh. Yung ito at naririto.